So ayun, okay KJX, kumusta kayong lahat? At ito, no, so pakita ko lang sa inyo yung video natin kahapon. Ito, yung word na to, no, delikado, awareness. Ito yung sinabi natin sa inyo kahapon. And then pinaliwanag natin dyan kung bakit, ano yung nangyari mga idol. And then i-check natin ngayon, no. So ano ba yung nangyari? Kinong sinabi kong delikado? So ayun. So nalaglag siya, eto siya, di ba? So hanggang dun sa dulo, sabi nga natin, doon sa 42,200 nakuha ulit nila yung next support natin. And then bumagsak. Akala pa nga natin, papalo siya doon sa isang sa 41,800 natin or 41,850. So kung titingnan natin yun, kung pumalo yun, makikita na naman natin, I think, yung 40,000. Diba? So pero ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na pumalo, hindi na, tingnan nyo ha, tingnan nyo maigi, no? Nung pumunta sila sa resistance natin, mga Lodi, lumipad. And then syempre, bumagsak. Nung bumagsak sa resistance natin, dumiretso. And then, sa susunod na 4 hours na naman, nung umangat, ayan, tingnan nyo, saktong-sakto, mga idol, oh. Nung pumalo sila sa resistance natin, ayun na, lumipad na. Diba? So ito, tingnan natin ulit, once na pumalo ito ng 42,200, diba? Aangat yan. At kapag lumagpas siya dito sa resistance natin ng 43,300, ayan, for me, lilipad ulit sila. And then sabi ko nga, next support natin, ito lang. Ito na yung next support ko dyan, 44,600. Hindi na ako kukuha ng support dito, mga Lods. Hindi na ako kukuha ng support dito. Hindi ko na kukunin yung 44,100 na yan or yung mismong, ano, yung mismong pinakataas na to. Hindi ko na kukunin to. Hindi ko na kukunin yung 44,300 na yan. Basta dun ako sa 44,600 para lumipad si BTC. Di ba? So, kung mapapansin natin, mga idol, sabi nga nila, possible, baka ito na yung huling time na para nakita natin yung ganyang presyo ni BTC. Sabi nga nila, ang ETF, ayan na, no? Nasa corner na lang, no? So, isang approve nun, mga idol, no? Sabi nila, lilipad na. No, yan yung iniisip natin. Sabi ko nga, kahapon, sabi ko, bakit hindi ako sa BTC tumalpak kahapon? Kasi, ang lakas ng kutob ko sa AXS. Sabi, pero sa BTC ako lagi tumatama, mga idol. No? Pero tulad na sinabi ko, 30 USDT, sunog tayo kahapon, pero good lang, sabi ko nga eh. Pero titingnan natin to. Susunod sa BTC tayo, mga Lodi, no? So, yun lang ha, sa mga gustong pumasok sa BitGet at dito kayo mag-trade, kung gusto nyo dito mag-trade. Ayun lang, gamitin nyo lang yung link natin sa description. Kung gusto nyo mag-copy trade dito, alam nyo ang copy trade sa BitGet, sobrang lupit, no? Dahil ang daming trader dito na sobrang aggressive. Kaya lang, ingat lang tayo, no? Piliin natin yung mga trader na talagang, ano, talagang makakatulong sa inyo, mga idol. No? Ayan, no? So, pwede kayong pumunta dito. Ayan, dami niya, no? 16,500. Yung mga matataasang ROI, no? Yun yung piliin nyo, mga Lods, no? So, okay. So, tapos na tayo dito, mga idol, sa BitGet. Pakita naman natin tong sa Watchers Guru, mga idol. Kung titingnan natin, sabi dito, laging the greatest Bitcoin explanation. Pwede nyo pakinggan to. So, nung pinakinggan ko to, sabi ko ba, goods na goods din talaga, no? Tapos US nation reaches a new all-time high of 33.9 trillion mga Lodi. And then kung mapapansin yung Axie Infinity News, ito isa sa pinaka-importante. 1M is the next magnet, no? So daily active users ng Axie Infinity wallet or Ronin wallet is dumadami na nang dumadami. No, kung mapapansin niyo, wala namang breeding na nangyayari, benta Axie, walang hype na tulad na nangyayari noon, 'di ba? Ang AXS kaya tumaas noon dahil ang dami nagbi-breeding. So ngayon kung titingnan niyo ang AXS versus sa 200 nung 2021 nasa 230 lang ang AXS. So ngayon kung mapapansin niyo 530 ang AXS, wala pang breeding yan. So dati tumaas ang AXS dahil doon sa mga breeding bumibili ng AXS. Ngayon, kung mapapansin niyo bakit tumataas ang value ng AXS? So, I think, papunta na ng bull run. So, bakit? Ito, sa sinabi ni Gius pa lang, malapit na mag 1M ang next target nila dun sa daily active users. Ibig sabihin, may nadagdagan na 400,000 daily active, Ronin wallet active users. So, ibig sabihin, kaya ka nag-create ng wallet, syempre, bumili ka din ng token. Yung mga investor, bumibili ngayon ng token ng Axie Infinity, kaya tumataas yan, mga idol. So, ingat lang. Ito, Ron token, tingnan nyo, oh.
So talagang laki ng inangat din talaga nito from 11 pesos to 109. Malapit na mag 1000% ang Ronin, 'di ba? SLP ganun din mga idol. Tulad ng sinabi ko, talagang may ano to ngayon, no? May hype to, kasama sa hype, kasama doon sa mga nangyayari ngayon na evolution, upgrade ng parts. So for me, lilipad ang Axie Infinity dahil sa nangyayari ngayon, yung sa daily active users lang ng wallet eh. 'Di ba? Ang dami. So ibig sabihin, bumibili sila at yung iba diyan nagii-stake pa. So talagang may pag-angat diyan. So hindi muna, hindi ko masasabi na makikita ulit natin yung 300, pero malabong makita mo ulit yung 300 ngayon dito sa Axie Infinity. Tandaan niyo sinabi ko, ah, malabong makita mo ang 300 ngayon. Pero na lang kapag biglang nagsibentahan yang mga may malalaking hold diyan. 'Di ba? SLP 0.19, no. Nag 0.20 na, so 0.1832 to 2.20. So goods na goods mga idol, no. Yun lang sa ngayon KGX at saludo sa inyong lahat kung gusto niyo mag-trade sa BitGet. Ako, ito yung platform na pwede kong i-recommend sa inyo, pero tulad ng sinabi ko, dapat may tatlong platform kayo at isa yung BitGet dito mga idol. Okay? Saludo sa lahat.